Hi guys! Welcome back to our YouTube channel. Please don't forget to like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa mga video na i-upload ko sa aming YouTube channel. Maraming salamat po sa kung kailangan mag-extend ako sa inyo in person para mas papadali natin na ako po ay pupunta saan kayo na riyan. Opo, i-schedule namin ulit kayo ng live, no, Chairman, kasi alam ko busy-busy rin po kayo. At kasi ang palatuntunan ito, gusto rin po na ma-attain natin yung kung ilan talaga, 8 million, siguro close to, hindi man perfect, eh at least ma-i-register natin online ang mga senior citizens sa ating bansa at makinabang po sa mga benepisyo bago naman sila mawala sa daigdig, ay makuha nila yung pakinabang para po talaga sa kanila, Attorney Cayano. Oh yeah, idadagdag ko lang yung informasyon ngayon sa Jen Nelson and Yosef Kenny. Kumarami nang nagre-refer dahil yung bagong batas ng Centenarian as amended ay nagtuturo din na dapat mag-rehistro na rin. So, yung 100 years old kasi makakatanggap na 100,000. Opo. Ngayong bago, Senator Amy Marcos ay nag-introduce ng isang batas na hindi lang ang 100 years old ang makakatanggap. Pati yung 80, 85, 90, 95 ay makakatanggap. At inatasan ang NCSB na gagawa ng database. Kaya, sa ngayon, hinihikayat natin yung mga senior citizens sa 78-79 kasi mag-80 na sila. Tama po. Yung 83-84, mag-85 sila. Kaya kumarami araw-araw yung mga nagre-rehestro. Sana po maabot na natin yung numero na sabihin natin, confident na tayo sa lahat na senior citizens ay halos rehistrado na talaga. Thanks for watching. Please don't forget to like, share, and subscribe.